Para naman po sa request po ni Miss Amy. Ayan, kay Ma'am Amy po. Paano daw po pag true or false? True or false, madali lang din naman po. So, gawin po natin, mag-add po ulit tayo ng question. So, add lang po tayo ng question. Then, ito naman po yung pang true or false. Type po tayo. Meron po ba kayo dyan sa quiz nyo po na pang true or false? Kung wala po, ayan. Ako mag-aana lang po ako. Question 2. Kasi ito po yung true or false. Ano po? Ito ay true. Ito po ay false. Ayan. Nagbibigay po siya ng suggestions. Mapapansin nyo po sa screen nyo, meron po siyang suggestions. Pag kinik po yung true, meron po agad lalabas na false. True or false. Dito po, pwede rin naman pong rearrange natin yung questions po natin. Halimbawa po, gusto nyo pong mauna yung false. Halimbawa lang naman po, pwede nyo po siyang i-move or i-drag sa first. Ayan, siya yung magiging option number one natin. Para po ibalik lang po ulit, drag lang po ulit natin pabalik. So yun po. Yan, drag lang po. Kasi in case meron po kayong gustong rearrange na option. So pwedeng-pwede po yan. Dito po, kaiba lang po dun sa multiple choice, apat po yung options natin or tatlo, pwede po lima. Sa true or false, dalawa lang po ang magiging options po natin sa question number 2, true or false. Pag okay na po yan, same procedure lang po ulit. Again, multiple choice lang po yung ginamit ko, true or false. So, click na po natin yung require. Ayan, so, required lang po natin. Then, click po ulit natin yung answer key. So, every now and then, nagagawa po kayo ng question, lagi niyo pong kiklik yung answer key para po doon sa correct answer. Halimbawa po, dito po, ang sagot ko po ay true sa question number 2 ko po. Kaya click ko lang po yung true, then assign po ako ng points. 1 point. Click nyo lang po yung correct answer, then yung points po kung ilan. So, 1 point. Then, katulad po na yun, kung gusto nyo pong bigay ng feedback, again, click nyo lang po yung answer feedback. Same procedure lang din po. Ayan, type nyo lang po dito. Pwede pong iba-iba, pwede pong pare-pareho, kahit pong bahala, kung ano po yung best feedback para sa mga bata. Nang gustong gusto nila, since kilala nyo naman po sila, kung ano yung mga gusto nilang feedback. Sorry. And dito po, pwede po magbigay ng explanation since true or false po. Bakit po siya naging true, bakit po siya naging false. Then once done na po, click po natin yung save. So ayan. Then lagyan natin to na energy. And very good. Medyo maangas, naka sunglasses. Modify true or false po na mayroong additional sagot. How po? Sige, mamaya po. Tingnan po natin. Okay na po ba? Click lang po natin yung done. Pag okay na po. Okay po. Sa additional answer.
Sir, ano po ba to? Copsian po ba? Sir Francisco. Ayan. Tama ba, Sir Francisco? Yung ano po. Ang request, ang concern niyo po ay modified true or false na may additional sagot po ng bata. Meaning po, magsasagot po siya kung true or false, then kailangan niyang itawag po doon, justify na kung bakit siya true or false. Based po doon sa ka-underline. Yes po, Alec. Apo. Sir, pagkatapos kasi na may true or false, magpo-call po siya doon sa short answer. The short answer po. Kailangan po niya i-type yung true or false, comma, tapos yung, ano po yung ano. So, ganun po yung mangyayari. Hindi na po siya magpo-false sa mundo po. Yun lang po yung naiisip ko, sir. Yes, yes. Salamat, at least po. Kasi yung po ang naisip ko, paano na i-justify pag false o true, paano i-explain. So, punta sa short answer na lang. Apo. Thank you. Ayan po. Okay, click po natin para kay Sir Francisco. Ayan po. So, kung modified true or false po, ito po yung question niya na modified. Ayan po. Kung halimbawa ang sagot po ay true, tama po, halimbawa po, false. Yeah, yeah. False. Sagot. So, ang nalagod na multiple choice, gagawin po dyan ay short answer. Tulad po makikita dito yung pwedeng option na short answer lang. Ang ina-type po ng bata, false. Tapos po, kung bakit. So, ganun po mangyayari. Sa answer po, yes. Ito po yung mangyayari. Add correct answer. So, tatagin dito, sir, yung correct answer ng gusto nyo. Kasi total, naman po, objective naman po yun, di ba, sir? Exact naman po yung magsagot nila. So, mag-assign po ang points, then yung correct answer. So, siguro kaya saan po yung bahala para i-test kung tama po ba yung sagot nyo. Mark all other answer. Ito po, may mga alternative answer po siya. Just thinking, more than one yung mag-sagot. Bakit po yung sagot, yun po yung i-check po ni Google Glassroom as correct answer. Kung wala po doon, nalista yung work, yung nasabi ng bata, then mali po yan. Hindi po siya ika-count ng Google Glassroom. Sana po, Sir Francisco, nakatulong po yung sa concern niya po. Okay. Okay na po ba? Doon po sa two questions po natin, meron na po tayo multiple choice and true or false. So yan po. Then nalagyan na rin po natin ng feedback. Delete ko lang po yung sa true or false. So ganyan lang po yung true or false. Actually, Sir Francisco, ngayon ko lang po gagamitin ko sakali yung true or false. Pero ito po yung nakita kong best way para po execute natin yung true or false sa gusto natin mangyari. Medyo madugo nga lang kasi kailangan po mag-type ng bata. Next po tayo. Add questions lang po. This time, gagamit po tayo ng pictures. Meron po text, pwede naman po na picture. Paano po kung picture po yung gusto nyo maging question? Meron lang kayong supported text. Halimbawa po, what? Tool ba siya? Ewan ko kung tool siya. Ayan po. Halimbawa, ito po yung question ko po. Now, what is the name of the tool shows, mali po, ata yung on ko, in the picture. So, yan. Meron po akong Grammarly. Nilagay po dyan, just in case. May mga mali po akong preposition. So, yan po. What is the name of the tool shows in the picture? So, gagawin ko po dito. Multiple choice pa rin po ako. Ayan, umulang po ako. Ayan po. Sa tabi po ng picture, may makikita po kayo dyan image icon. Ayan po, nakita po ba? Sa tabi po mismo ng question natin, meron po tayo sa pagitan ng type of question and doon sa question natin, may makikita po tayo dyan. Hindi siya pansin. Kasi po, pag nandyan, yan, hindi nyo po kita. Pero once na kinilig nyo po yung gitna, mag-a-appear po bigla yung image icon.
Then, click po natin yan. Ibig sabihin, magdadagdag po tayo ng picture sa ating question para supportahan yung tanong ko na what is the name of the tool in this picture. So, yan po. So, gawin po natin kung galing po siya sa computer natin, so browse lang po tayo. Kung sakali po na meron na. So, locate lang po natin yung file natin, then click lang po natin yung open. Kung sakaling wala naman po dyan yung pinilit po natin, or wala po dyan yung prepared tayo, pwede naman po sa Google Image Search. So, yan po. Search po tayo ng image. Halimbawa po, ang gusto ko ay printing tool. Search lang po ng printing tool. Ayan po. So, lalabas naman po yung image. Mas madali po sa atin, may mga options naman po. Hindi naman tayo mamumblema po sa citations kasi yan naman po ay lahat ay free. So, yun po tayo siguro ipapahamak ni Google. Tama po ba? Ayan. Click lang po natin yung isa, then insert po tayo. Sir, pakiulit nga po, paano po ulit nyo ginawa yung pag-insert po ng image? So, gawin po natin, X ko lang po ulit to. Sir, paulit po. So, gawin natin, doon po sa pagitan po ng question and doon sa option po natin ng type of question, click lang po natin yung image icon. Wala po siya pag wala po yung mouse, hindi nyo po kinilip, pero tapat niyo lang po sa gitna yung mouse, makikita niyo po yung image icon. Click lang po natin yan. Then, meron po tayong options na pwedeng pagmulan ng picture. Pwede po sa upload from your computer. Pwede po yan sa Google Drive. Sa camera, hindi ko po natatry. Pero kung gusto niyo po picturean yung mismong tool na wala po sa, tingin niyo po wala sa image, sa Google Image, edi pwede po yung sa camera. So, pwedeng-pwede naman po. Pero mas maganda po siguro, picture nyo na po sa camera nyo, sa cellphone, then i-upload nyo po. Okay. Pero kung gusto nyo pong right away, camera, pwede naman po. Okay, Google Image Search, type ko lang po yung mismong tool, printing tool, and po. Then, lalabas na po yung mga options po natin. So, pili lang po kayo ng best picture na tingin nyo po ay makikita ng malinaw ng mga bata at hindi naman siya maguguluhan, di ba? Mas maganda po kasi ito po kasi sa dami po niyan, ito po yung alam ng bata na common na pinapagamit ko po. So, insert. Pag insert po niyan, click niyo lang po yung insert, then automatically maglo-load po yung image. So, yan po. Pag okay na po, lagay po na lang natin dito yung options po natin. So, yan. Pili na lang din po kayo dun sa quiz nyo kung ano po yung pwedeng lagyan ng picture. Nakapaganda po ng image. Mahina po ba yung signal? Kung sakali po na nahihirapan po kayo sa pagkuha po ng image from Google Search, any picture naman po will do from your computer. Basta po mag-represent lang po siya. Makuha lang po yung procedure kung paano po mag-upload ng picture as part of your question. So, yan po. So, nag-type lang po ako ng question, then add lang po ako ng image dito. Nag-appear naman po siya from Google Search. And then, nag-type lang po ako ng options ko po. Once okay na po, dagdag lang po tayo ng answer key. Oops, munti ko na malimutan. Make sure i-re-require po natin. Ayan. Make it require. Then,
answer key na po tayo. Sa answer key, ganun lang po ulit. Pili lang po tayo nung best answer for this crimping tool. Then, assign po tayo ng points. This one is 1 point. Tara na. Hindi mo siya ganun kahirap sa 1 point. Tayo sa ano, malapit sa realidad. And answer feedback. So, answer feedback, lagi lang po ulit. Good job. Ayan. Thumbs up. Then for incorrect answer, and sorry. Then hit save. That. That's all. Specific. Okay, once na po, double check nyo lang po ulit. Meron po tayong 1 point. Then, yung correct answer po is crimping tool. Then, we have the answer feedback. Once done, click na po. Then, meron na po tayong 3 questions. Ayan po. So, represents multiple choice, plain multiple choice. Meron po tayong true or false. Meron din po tayong a question with pictures. Comment mo na lang po pag tapos na para po tayo din sa next question. Okay na raw po. Si Ma'am Rogelyn po ba? Tama po. Ma'am Rogelyn. Again, if you have questions, concerns, kung meron pong part doon na may gusto po kayong linawin, sabihin niyo lang po agad bago tayo mag-proceed. Naano ko naman po yan. Naririnig ko naman po. Pag okay na po, ayan, nakakasadya naman po. Thank you po, Ma'am Edna. Then po, mag-adult tayo ng next question po. Ayan, para sa 4th question po natin. Add lang po tayo ng question. For this type of question, medyo hihirapan ko po. Ayan, mag-assign ko tayo mga 2 points. E para medyo yung level naman natin ay tumas-taas. Sa question na to, ang gagawin ko naman po ay, sabi natin, which tools? So ito po ay more than one answer. Which tools used for making patch cable? So type of questions ko po, makikita nyo po dito, which tools, meaning po more than one. So meron po tayong siguro more than one, so, 2 or 3 correct answers for this question. So, tingnan po natin. So multiple choice pa rin po ang pipiliin ko. Pwede naman pong checkbox, pero sige try po natin yung checkbox. And again po, para po doon sa multiple answers, pwede po ang multiple choice or check boxes. Okay. Pag check boxes po kasi, ititik lang po nila yung tamang sagot. Then, dito po, para mas specific po kasi, minsan nalilito po yung bata sa mga direction. Tools, so tools, more than one. Pero ilan po ba yung hinahalap natin? So, choose only 2. And po. Mas malinaw po yung direction. Dalawa po yung kailangan piliin na data. Pwede rin po, i-revise po yung question, which tools or 2 tools used for making patch keyboard. So, pwede naman po yun. Pero sa akin, mas nag-work po kasi sa akin, choose only 2. Once okay na po, maglagay po tayo ng options. So, options na po yan. Pwede po tayo maglagay na, usually ang ginagawa lang po natin, ano ba yung tools na pwede kong gamitin? Crimping tool. Tapos,
requires paper. For it. Chento, pag more than two questions po, ang gagawin po natin, kasi since checkbox po to, na-type na po ba? Any questions po, na i-assume na lang po natin na mayroon dalawang correct answer. Tingin nyo po, copy-paste na lang naman po yan. Once okay na po, lagay po tayo ng answer key. Sa checkbox po ito, ha? Checkbox po. So, mangyayari po dyan, pili lang po tayo. Crimping tool po yung tamang sagot, tsaka wire scraper. Then, sa points po, mangyayari, since dalawa po yung sagot, pwede po akong magbigay ng more than one point. So, mayroon po akong 2 points. Then, pwede rin po tayong bigyan ng answer feedback. So, every now and then, ito lang po yung medyo matrabaho pag napili niyo po yung answer feedback. Talagang, every question, meron pong feedback para po consistent. Pangit naman po dun sa mga ibang question meron, kasi dito po wala. Nag-work lang po sa mga short quiz, pero po mga assessment po, mga 50 items, mapapagod po talaga kayong gusto. Simple quiz lang po, short 10 to 20 item po. Pwedeng-pwede po ito. So, excellent. Incorrect. Sorry. Yes. Ngayon po. Then it's an exit. So ito po yung question for multiple answer. And we are using checkbox. Titik lang po ng bata. Check lang po ng bata kung ano yung mga kailangan. Once then, pwede na po tayong mag-click. Nasundan po ba? Almost the same lang naman po yung procedure. Ang pinagkaiba lang po, yung type of question po natin ay naka-checkbox. Then po, then sa answer key, dalawa lang po yung magiging, dalawa po yung magiging sagot. Pwede pong tatlo, kayo pong bahala kung gusto niyo po ng tatlo. Pero sa akin po, dalawa po yung tamang sagot. Then make it required din po eh. Yung mahirap sa akin eh, kasi nakakalimutan akong i-require. Pag nakita ko siyang walang kulay, yung chikagat. Ayan, nakasunod po. Ayan, para lahat po makasunod, mayroon po isa pong ipapakita bago tayo matapos. Okay, 2 thumbs up. Okay po, thank you. Slow ring. Miss po ba or ma'am na lang po na? Sanay po sa private eh. Puro po kasi miss doon kahit may asawa. Miss ang tawag. Di ko alam kung bakit. Di ko pa natatry tawagin silang missis eh. Baka ma-offend po eh. Okay po. Once tapos na po, okay na. Pwede na po itong iwanan. Pero kung meron po kayong mga grade school students, mga pupils po natin, nakita ko po kasi marami po din sa LM, ang gagawin po natin ay we can show pictures. Ayan po, kung meron po tayong pictures sa questions, ito po yung nakita po natin dito. Mas in ano kasi, sa appearance ng mga bata, lalo sa mga children, gusto nila yung mga pictures na pinipindot. Yung parang po sa quizzes. So, mas gusto po kasi nila yon. So, pwede po nating baguhin yan. Ito po kasi pang high school and senior high, okay na po yan. Hindi nyo na yan napansinin. Basta nakita na yung tamang sagot. Tapos na po yan. Pero sa mga bata, boring po kanila ang text. Kasi po, text po yan eh. Hindi nila magiging
kaaya-aya para sa kanilang sagutan. So gagawin po natin, lalagyan po natin ng features sa bawat option. Okay, po, halimbawa, itong crimping tool po. So nakita niyo po, doon sa tabi po ng option, meron po dyang add image. Yan po. Add image po tayo. Pag kinilig po natin yan, same lang din po yung options natin doon sa question. Meron po tayong upload from our computer, meron po tayong sa camera, meron po tayo sa photos, Google Photos po yun, then meron po tayo sa Google Drive and sa Google Image Search. So mas madali po sa Google Image Search kasi po lahat naman po andyan yan sa Google. Search po natin yung printing tool. First option po natin yun. Okay, ito po. Click ko lang po ulit yan. Pag-click po natin yan, insert lang po ulit. So ulitin ko lang po paano po yung ginawa ko kanina. Doon po sa tabi ng option po natin, meron pong makikitang, ayan, wala po kasi yan pag ginawa niya. Dito po makikita niyo po yung image, add image. Pag-click po natin yan, punta lang po tayo sa Google Image Search para po sa quick and mabilis ang paghanap ng picture. Then, click lang po natin yung mismong image. Best represents doon po sa option natin. Then, click insert. Yung iba po na parang nahihirapan po kung ano yung best image, okay lang po yan. Since demonstration lang naman po ito, practice lang naman po ito, any image will do for now. Wala nang problema. Kung sakali man na for practice lang naman, basta po masundan lang po yung procedure, okay na okay po yan. Next, tagdag po tayo ng ibang features sa bawat options. So, punta naman po tayo sa wirestreeper. So, ako, pero hindi nyo po ako pansinin, since nakuha nyo po yung procedure, pwede po kayong mag-proceed doon sa other three options. Kayo na po bahala mag-search. Ako rin po, search din po ako nung para sa akin. Walang worst paper na rin. Mga high-end na rin. Again, kung mahina po ang internet connection nyo, hindi po advisable ang Google Image Search. Pero kasi mas maganda po dun sa from laptop, i-upload lang po talaga. Medyo mabagal pa rin po. Pero at least, nasa inyo na po yung isang file. Next tayo na, it works. Kaya ako makikin ko sa school library dito. Yan, katulad po nito, wala po akong makita ang best image for torques. Ito po, iba po yung nakikita. Ito po yung gusto ko eh. Mas maganda po talaga na kung meron po yung mismong tool, pwede nyo pong picturean talaga. Para po alam din, pamilya din yung mga bata. So, pili po kasi yun. Then, quizizz. Oh. Kung sakali po na hindi nyo po nagustuhan yung image, pwede nyo naman pong i-click ito, itong X. Click nyo lang po yan. Sa may upper right corner po ng image, may lalabas po dyan na X. Pwede po siyang i-remove. Then, click lang po kayo ng image. Pwede po, hindi ko po nagustuhan. Mas gusto ko po pa. Ay, ano ba yun?
Once nakapag-add po kayo ng image, ayan, pwede na po tayong maglagay niyan, answer key. Sa answer key, ganun pa rin po. Pili lang po kayo. Since nalagyan na po natin yung answer key, double check na lang po natin ulit. 2 points, okay na. Then, make that. Comment na lang po kung tapos na para po mapakita ko po yung preview. Check po natin yung preview. Ito po yung pasasagutan natin dun sa mga estudyante natin dun sa Google Class. So, ipopost po natin ito. Comment lang po kayo pag tapos na eh. Para makukusig po tayo. Doon po sa mga tapos na, ayan, pag scroll up nyo po sa pinakataas, makikita nyo po dito yung total points na ginawa nyo po. Pag nakapag-assign po kayo ng points, excuse, matatrack nyo rin po kung ano po yung overall points na meron na po kayo for this quiz. So sa akin po, since meron na po akong 4 questions, question number 1, 2, 3, 4, and 5, so yan, meron na po akong total of 5 points. Question 1, 1 point. Question 2, 1 point lang din. Question 3, 1 point. Question 4, 2 points. Kaya total of 5 points. Maganda rin po yung feature niya. At least nakatrack nyo po. Baka po kasi meron kayong hindi na-assign na points. Bakit kulang? Meron kang 20 item pero 19 lang or 18 kung 2 points each. So, mas maganda po na meron po yung, titignan nyo po yung total points niya. Comment na lang po kung tapos na para po finalize na po natin. Okay na raw. Ayan, si Ma'am Rogeline. Pag okay na po, double check na lang po ulit. Meron na po tayong sa first section, details ng bata. Second section, para po doon sa short quiz po natin. Ayan. For this demonstration, 5 lang po yung ginawa, or 4 questions lang po yung ginawa natin. Representing each or different type of question. Meron po tayong multiple choice, true or false, with pictures. Ayan, doon mismo sa question. And meron din po tayong image dun sa mga options po natin. Once then, okay na po lahat. Gawin po natin, click po natin yung settings. Sir, saan po ulit yung settings? Sa gear icon po, katabi po ng send. Sa taas po, makikita nyo po yung settings. Okay. Click lang po natin yan. Then, meron po tayong mga options pa dito bago po natin finally i-save yung ating quiz. Nag-represent po yung settings ko po ngayon. So, ano po yung mga nakikita sa settings? Ano po yung mga kailangan namin i-configure? So, mayroong mga options dito, depende po dun sa quiz nyo. Pero ang lagi ko pong ginagawa dito, lagi po ako naka-require sign in at least one response. Kasi hindi po pwedeng umulit ang bata ng quiz, lalo po pag ito po ay summative test. Yung mga unit test po natin. Hindi pwedeng paulit-ulit paulit-ulit po mag-exam yung bata. Take note po, naglagay po tayo ng answer feedback. Ibig sabihin, nag-show po doon yung correct answer. Kung nag-show po din yung correct answer, meaning makikita ng bata yung sagot, then second time na mag-exam ulit siya at hindi po ito naka-enable, then makapapansin nyo po doon, dalawa yung magiging entry niya. So, pangit naman po para sa atin. Yun. So, gawin po natin, limit lang po to one
response. So, once natake niya po yung exam, hindi na po ulit siya makakaulit. Unless, magpapalit siya ng email address. Pero, since ang naka-require sa kanyang email address ay isa lang po sa ating classroom, then isa lang po yung chance niya para makapag-exam. Okay. Collect email address, hindi na po kailangan. Ginagamit lang po ito pag sa survey form. So, hindi na po naman yung kailangan. Next. Ito po optional. Respondents can edit after submit. So, ito wag na po. Kasi po, since napag-submit nila, makikita nila yung exam, hindi na po kailangan i-edit. See summary charts and text responses. Ito po yung kailangan nyo i-check. Ito po. Yung nasa baba. Pag chinek nyo po yan, makikita po ng bata yung sinet po nating mga feedbacks po. Ayan. Yung mga correct answer and feedback. So, mas maganda po makita nila yung summary. Ilan po yung total points nila, agad-agad, right away after exam, makikita nila yung total points nila. Then, yung mga bawat item, yung correct answer and feedback. So, yan po. So, sa general, dalawa lang po yung chinechecan ko. Limit to one response and see summary charts and text responses. Pag okay na po, punta po tayo doon sa second tab. Katabi lang po ng general, yung presentation. Eh, meron po kasi yung tatlong tab. General, presentation, and quiz. So, punta tayo sa presentation po. Sa presentation po, explain ko lang po, pag chinect niyo po yung show progress bar, sa bandang baba po nung mismo quiz, makikita po nila yung progress bar nila. Kung sakali po mahaba yung quiz nyo at merong 3 parts or tatlong test hanggang test 3, edi apart na section yon. Yung information, test 1, test 2, test 3, and test 4. So, sakaling ganun po. Makikita nila yung progress bar kung matatapos na sila. So, pwede nyo po yung i-click just in case mahaba po yung inyong exam. Pero kung short lang naman, second page, kahit hindi na po ilagay yung progress bar. Pero click po natin para makita natin mamaya sa preview. Then, shuffle question order. Ginagawa lang po ito pag akala po kasi okay ito para iwas kopya sa mga bata. Kaya ginawa ko, kinili ko po itong shuffle question order. Kinili ko po para hindi sila magkakapare-pareho pag nag-take po sila ng exam. Yun nga lang po, pati po yung mga last name, first name, tsaka section, nararumble din po sa bawat section. So, minsan may nauuna pong first name, may nauunang last name tapos section. Yung iba naman, nasa gitna yung section. Last name, section, first name, kasi narumble po yung question. So, hindi po siya advisable kung meron po tayong last name, first name, and section. Yung details po ng bata. Kasama po yun sa national shuffle. Kaya, tawa na lang po ako ng tawa. Sir, bakit ganito yung ano mo exam mo? Nauna yung section, tapos biglang may ganyan ganito. Nasa gitna yung section. Sinabi ko na lang, baka na-move lang. So, kayo po, nasa inyo po kung gusto niyo pong enable yung shuffle question order. Pero sa akin po, hindi na po. Okay na po yan. Okay, so pwede pong show yung progress bar. Next po, dun sa third option or third tab, meron po tayo yan. Make sure lang po naka-enable po yung make this quiz. Then, ito po, immediately after each submission, pwede pong release yung grade. Meaning po, makikita po agad nila yung score nila. So, yan po. Immediately release the grade after submission. Ngayon po, kung sakali po na meron kayong type of question na katulad po nun merong parang essay part, kailangan po nila talagang mag-type at hindi po siya yung, tipo meron parang rubric, eh kailangan po siyang may later after manual review. So ito po yung link-click nyo kung sakali po meron pong included sa exam nyo na mga essay part. Ayan. Mga kailangan talaga nilang mag- or hindi siya objective na tipong simple na meron tayong merong correct answers. Iba-iba, depende po sa rubric natin. So, click nilang po yung later, after manual. Since ang quiz po natin ay simple answer lang naman, may mga multiple choice and true or false. So, pwede naman po agad-agad. Wala naman po tayong kailangan i-check pa or i-review. So, ito na po yan. Meron naman tayong provided correct answer. Then ito po, respondents can see missed questions, correct answers, and point values. So, yun po. Parang may mali ako na sa atin. Sino ka? Ito po. Pag yan po naka-enable, makikita po ng mga bata yung missed questions, correct answers, and point values. Parang yung sa summary pala, yung dun sa first part, yung kabuuan po pala to. Makikita ng bata yung summary parts, text of responses. Pero okay naman po yun. Walang problema.
makikita lang ng bata yung kabukan sa section. Okay na po. Ulitin ko lang po ulit. Ayan, sa general, chinek ko lang po yung limit to one response. Then, see summary charts. Tapos po sa presentation, progress bar. Then po sa make this quiz, naka-enable po yan. Then, naka-release po yung grade immediately after. Tapos po, miss questions, correct answer, and point values ay naka-show din po. Makikita po ng bata. Once then, pwede na po natin i-save. Double check na. Okay na po. So yun, baka dito po naka-blank quiz pa rin po, pwede po natin i-rename yung title. So dito po, sa blank quiz, pwede po lagyan natin yung quiz number 1. Yan, quiz 1. Then automatically po, masasave po yan sa Google Drive nyo. So hindi po agad-agad siya mawawala. Kung okay na po, click po natin yung preview. Bago po natin yan i-release sa mga bata, kailangan po tayo po mismo ma-experience natin kung okay po ba yung exam. Click lang po natin yung preview. Click lang po yung preview. So ito po yung makikita ng respondents po natin o yung mga bata. Once na take po sila ng quiz number 1. So lagay po natin yung last name. So isang letter na lang po muna yan para po mabilis tayo. Okay, then ayon naman to. Then, section niya ay Matthew. Ito po yung sinasabi ko na progress bar po. So, yan. So, makikita niyo sa baba, meron siyang page 1 of 2 para natatrack po niya kung gano'n po makahaba yung i-exam niya. So, ito po yung progress bar. Then, click po na natin yung next para mag-proceed po siya sa next page. Halimbawa po, hindi ko po nilagyan ng first name. Ito po yung makikita na error message na this is a required question. Meaning po, hindi po siya makakapag-next hanggat hindi na po sinasagutan niya. Kiniklik ko po yung next, pero hindi po siya nag-proceed. Kasi po, kailangan po natin na ibigay niya yung first name niya. So, at least one letter, ayan. Pwede naman po. Then, hit lang po natin yung next. Ito na po yung section 2 o yung second part po natin na kung saan, ito na po mismo yung questions natin. So, mayroon po siya yung test 1, nilagay po natin, then yung directions po natin. So, mababasa naman po yan ng bata bago siya mag-exam. Once okay na po, ang gagawin po ng bata ay magsasagot. Halimbawa po dito, naglagay po ako ng sagot, yan, click lang po ng bata yan, nakikita rin po yung corresponding point kung ano po yung point sa bawat question. Scroll down lang po natin, yan, nagsasagot na po yung bata, yan, true, halimbawa po. Then, what is the name of this tool on this picture? So, ayan po, nakita niyo po yung picture. Easy po yung bata. Ayan, narito ng konti. Naisip ay torque screwdriver. So, ayan po. Mali pala dito. Drive lang. Next. So, last question po. Which tools is used? Ito po yung itsura nun. Pag naka-checkbox po at ang option po natin ay images with text. So, ayan po yung magiging preview po niya. Ito po yung question natin, which tools use for making patch cable. Meron po tayong choose only 2. So, 2 points po yan. Then, ito po yung naka-arrange po siya. Ito yung option 1, option 2, option 3, and option 4. So, yan po. Yung tweezer natin, option 4. Then, ang gagawin ng bata, since choose only 2, i-click siya ng isa. Sir, pag isa lang kinilik niya, okay lang po ba yan? Okay naman siya. Wala lang problema kung isa lang. Pero since nakalagay naman sa direction natin, choose only 2, so, yan, pwede naman. Sir, paano kung tatlo? Pwede rin naman tatlo ang piliin niya. Ibig sabihin, may mali siyang isa. So, tingnan natin kung ano mangyayari kung tatlo yung i-check niya. Okay? Then, click lang po natin yung submit. Okay, na, tayo po mismo yung nag-try ng mismong exam natin. Try natin. Pag nag-submit po yung bata, ito po yung makikita niya na confirmation that your response has been recorded. So, yung pinakakita niya. Next po, pwede pong makita yung view score. Ayan. View score po.
Ito na po yung preview ng kanyang exam. Makikita po dito yung sa quiz. Then meron po siya nakuhang 1 over 5. Meaning, bagsak na bagsak po yung batang ng exam. Imagine po, 1 point lang yung nakuha niya. Tingnan po natin kung bakit. So dito po, wala naman po tayong points na inassign. Pero sa section 2, 1 over 5 lang po yung nakuha niya. Mali po yung sagot niya sa question number 1. So, makita po dito, sa correct answer, hypertext markup language po yung tamang sagot. Then, sa feedback po, ayan. Nakita niyo po, mali po yung sagot sa number 1. Ang naging feedback po natin, ay sorry, the correct answer is hyper markup language. Then po. Then, sa question number 2, tama po tayo. Ang nangyari po, ang feedback ko po ay very good. So, yun po yung nangyari. So, ito po yung feedback na sinasabi ko po kanina. Nakikita po yun ng mga bata. Mga simple message lang po, di ba? Nakaka-appreciate naman po yung mga bata. Then, what is the name of the picture? So, ito po. Minali ko po yan. So, lumabas ulit po yung feedback ko na solve the correct answer is screen print tool. So, yun po. Then, wala po akong nakuha. Tingin niyo po yung nangyari po doon sa option ko po. Kasi expected naman po pag kinikin tamang sagot, 2 points po yun. Pero ang ginawa ng bata po kasi, nag more than 1 or less than 1 yung mapili niya. So, ang makukuha niya lang pong point, ito po, nakalagay 0. Kahit po tama naman po yung lagay niya dito na 2, pero sumubra lang po siya ng isa, mali nga po. So, wala po siya magigain na 0. Ah, sorry, wala po magigain na 0. Wala po siya magigain na score. So, yan po, kahit po 3 po. Kasi may mga batang madaya, it's just only 2, pero check ang lahat para akalain niya na since kinerek mo lahat, malitrek ng computer na 2 yung papasok. Parang raffle, tama po, more chances of winning. Pero hindi po yan mag-work sa Google Classroom. So, nangyari po sa atin, 3 po yung chinek niya, pero wala po siyang nag-gain na score. 0 po yan. So, kailangan po natin i-remind din yung mga bata na strictly follow instructions or directions. So, yan po. So, instead, akala niya, ang makukuha niya ay 3, 1 lang po yung nakuha niya. So, sorry, the correct answer is printing tool and wire stripper. So, yan po. So, ang naging result po ng bata ay 1. So, ito po yan. Right away po yan, pagka-check po ng bata. Magreklamo po yun. Ma'am, tama naman yung sagot po sa ganyan, ganito. Bakit po mali? So, yan. I-an nyo lang po, i-remind nyo lang po yung direction. See previous responses. Check po din natin yan. Natin po. Ito po yung sa summary Yung sa general po. Yung sinek natin. Ito po. Pag enable nyo po, yun di ba po dun sa, kung natatanan nyo po yung sa tab ng general, di ba chinekan ko po, meron pong limit one response, sa baba po, si summary. Ito po yung, pag naka-enable po kasi yun, makikita rin ng bata yung summary nung lahat ng mga nagsagot po. Ayan, makikita niya. Kung gusto niyo ipakita rin yun sa kanila at mabuting-ting sila, makikita po nila yung ano. Pero kung ayaw niyo pong pakita itong summary, leave it unchecked na lang po. Alas, pinakita ko lang po sa inyo yung sa C-summary. Ayan po, makikita niyo po yung nakikita niyo na summary tab. So, kung simple question lang naman at quiz, huwag niyo na pong i-check yun. Pero to for this demonstration, chinek ko po para makita niyo. Ayan po, tingin ko okay na po. Ito po yung sa responses. Pag kinilik po natin yung tabi ng question, responses, ito na po yung magkocollect siya ng data kung sino po yung mga nakasagot na. With number, of course. Kung ilan na po yung mga nakasagot. Ayan. Ito po yung response number 1. Then makikita nyo po dito yung details, insights. Ito po yung tinitingnan ko lagi kung ano po yung score ng bata. Kita nyo po yung general. Kung sino po yung mga pumapasa, sino po yung mga bagsak. Nakakita ko po yun nung last, ang dami mga pumapasa. Nakikita dito may perfect pa sa bandang dulo. Nakaka-perfect. Pataas po yun. Nakakita nyo po yung bar graph na sino po yung mga nakukuha ng mataas, sino yung baba, mas marami ba yung nakapasa, kung sino yung mga mga bumagsak. Then ito po, mayroong frequently missed question. Ano po ba yung common na maling question? Parang ano rin po ito? Item analysis. Then po. Meron siyang frequently missed question. Ano po ba yung pinakamaraming maling sagot dun sa tanong mo? Baka yung mismong tanong mo yung mali. Pwede rin tayo mag-reflect po doon. Then, sa section po, makikita natin yung percentage. Then,
what HTML stands for. Ayan po, si Ma'am Brendalee, may tanong po siya, sir, saan po na-set ang correct answer para automatic na ma-check mga responses ng mga bata? Okay po, dun po sa natin, questions. Sa questions po, Ma'am Brendalee, at check ko lang po kung tama po yung pagkakanindig ko kung saan po nasiset yung correct answer. Doon po ba yung sa answer feedback, ma'am? May question po ba yung sa answer feedback? Yung ginawa po natin. Apo, yung sa answer feedback po. Halimbawa po, itong question number 1 po natin. Click lang po natin yung question number 1. Ito po, sa answer key po. Nakita po yung sa screen. Apo, yung sa answer key. Apo, ito po yung choose lang po kayo ng correct answer and points. Sa bandang baba po, meron po kayo makikita dito na add answer feedback po. Okay po. Yes po, thank you sir. Okay po, salamat po. Ayun po. So yun po, yung kagandahan sa Google Forms, medyo tedious, matrabaho po talaga sa umpisa kasi po, you construct your questions, you add correct answer and points, and your optional po kung gusto niyo po lagyan ng answer feedback. Pero po, worth it naman po once na na-finalize po natin yan at nabigay sa mga bata. Kasi nga po, meron po tayong responses tab na kung saan ma-analyze po natin yung data. Kung dito po, isang glance lang po, kita po agad natin, di ba? Mayroon ng, kita agad ng bata kung pumasa siya o bumagsak, hindi na magtatanong sa inyo ma'am, at mahihiya siya na sir, bagsak po ako. So alam niya na, nabagsak siya dun sa quiz niyo. Tapos, sa inyo naman, sa part niyo naman, makikita niya rin na ano yung points distribution, ano may, sino ba yung nakapasa, marami ba, o marami bumagsak. So, teacher factor na naman daw yun. Pag marami bumagsak na, but pag ganyan po, since meron po silang, enable po natin yung correct answer, makikita po nila yung mga correct answer. As review na rin po sa kanila yon. Once na retake po nila yung exam, baguhin nyo lang po ng konti yung arrangement. So, kung gusto niyo po lang ganyan, so yun, pwede naman po. Pwede po sila mag-retake as second chance. Yan po, pwede naman po. Nasa inyo naman po kung paano kayo mag-proceed ng or mag-conduct ng remedial. So, yan po. So, frequently missed questions, baka po dito nahihirapan sila, pwede nyo po siyang baguhin. Kung sakaling hirap na hirap po yung bata dun sa question na yun. Or baka hindi po naturo. So, yun, nag-reflect po yun eh. Pag may mga inadong questions na hindi ko masyadong na-explain, so yan. Lumalabas po yan dyan sa frequently missed questions. Once okay na po, refresh ko lang po, balik po ulit tayo doon sa Google Classroom po natin, doon sa quiz assignment. Refresh ko lang po para lumabas po yung quiz 1. Uy, nangyari. Ng fresh lang. Naka-experience po ako ng mabagal na internet connection. Ito po, yung sa draft pa lang po. Click lang po natin yung draft. Edit assignment. Hindi naman nakinig ko. Ayan po, ito po yung quiz 1 po natin. Added na po siya. Kung gusto niyo po maglagay ng instruction, optional po yan. Then, for all students naman po, kung para sa mga estudyante niyo, kung meron lang po bibigyan ng remedial, namawa siya lang po yung nakakuha ng pinakamabang score. So, pwede naman po para sa retake, para hindi na po lahat mag-retake. Siya na lang po yung bibigyan niya ng remedial. Then, sa points po, ang inassign po nating points doon ay 5 points. Tapos po, due date. Ito po, pwede po maglagay ng due date po.
nangyari, para may kusang buhay yung ano. Nare-refresh, nare-refresh. Pasensya na po. Bigla po nag-refresh yung window ko. Hindi ko po alam kung bakit. Pag ganyan po nangyayari, ang ginagawa ko po, click ko lang po ulit yung quiz, then edit, assignment. Ayan po. Bukas yung ano. Saan po tayo ng points? 5 points po. Due date po, ayan. Kayo po mag-set ng due date kung kailan nyo po siya kailangan tapusin, di ba? Ang due date po. Kung nangyari po, exam po ngayon ay Friday, so yan po. Friday. Oras po niyan. Halimbawa po, oras nyo hanggang 2 o'clock. So, yan po. Yan. Sa topic po, ayan, unit 1. Ang piliin po natin. Depende po kung saan po siyang under na topic. Unit 1. Isang po ng points, due date, and topic. Once okay na po, rubric, din naman po kailangan sa exam naman po yan. Unless meron po kayong sa essay, pwede po maglagay ng rubric. Sa assign po, huwag agad po pilitin yung assign. Kung sakali po gusto niyo po siyang i-schedule, ginawa niyo po yung exam in advance, pwede naman po siyang gawa ng schedule. So gawin po natin, schedule po natin. Since ngayon po ay 12, ang gusto ko pong mangyari ay sa 12 din po. Ayan. Gusto ko po 12 din po. Then, kung 2, mga 1 p.m. Sorry, 1 p.m. Ayan po. So, 1 p.m. So, meaning po, yung schedule ko, June 12, same date, ang nagkaiba lang po sa time. 1 p.m. tapos ang aking due date po ay 2 p.m. Meaning po, 1 hour lang po yung binibigay ko pa sa mga bata nung atake po yung exam. Then, pwede po yan ilagay sa instruction. Halimbawa po, dito po sa instruction, you can take the exam within 1 hour. So, from 1 to 2 p.m. para advice din po yung mga bata. Ayan po, nakagaya naman. Schedule for tomorrow. Sir, tanong po, kita po ba ito ng mga bata sa kanilang Windows tab? Check po natin. Ang sudyante ko po ay, eto, si Click Power. So, check natin si Click Power. Tingnan natin kung nakikita po yung quiz. Sa classwork po, hindi pala yan. Sir Kevin CSSA. Pakita ko lang po yung nakikita ng bata. Preview po. Kung nakikita na yung quiz na kinerate po natin. Ayan po. Refresh ko po ulit. Wala po akong nakikita ng quiz. Ayan po. Sa classwork ko po, wala po nakikita yung estudyante na quiz nila. Na-refresh ko lang po para ma-check kung talagang wala. Oh, wala po talaga kasi naka-schedule po. Tingnan po lang sa stream. Baka po kasi may upcoming events. Wala rin po. So, dito, hindi po mananotify ang bata na meron po silang quiz on Friday. Ano pong gagawin natin just in case gusto po natin na ma-notify yung mga bata? Diyan po papasok yung stream tab. Pwede po kayong mag-announce na we will have our first quiz on Friday. Details po, bigay nyo po. Yan na po yung mga kailangan nilang i-prepare. Kailangan po silang, anong oras sila pwede mag-online. So, yan po, kamustahan. So, ganyan po yung sense ng stream po. Pero you can add your announcement. Kung sakali pong hindi siya tulad po nito, wala pong kalamalamang bata. So ahead of time, kung Thursday, pwede po kayo magbigay ng announcement para ma-notify yung mga bata. So yan po. Okay, si Ma'am Brenda din po, may sinabi po, item analysis is the basis of intervention activities to help students catch up. I like it. So yan. Buti naman po, ma'am. So, yung mga feature po,
na makikita nyo po mismo na makakatulong sa inyo. Sir, sa pag-set po ng due date, example po, yung sa G-Form Squeeze, automatic po ba na ma-disable yung link or sa activity lang sa G-Form sa mga close? Okay po, good question po. Ang tanong po ni, tamo ba Sir Ian po to? Sir Silver Ian, ayun po. Tanong po niya, doon po sa quiz na sinet po natin kanina, kasi meron po tayo dito due date, tama po ba? Yung due date po natin ay Friday hanggang 2 p.m. Ang tanong po ba ay automatically po bang mako-close yung link or sa Google Classroom lang po?